are a voter or a candidate vying for national or local elective position, you need to know factual, informative, and analytical election predictions. Bohol 2022 Election Predictions, a factual, informative, and analytical commentaries of the polls of the Boholanos and the upcoming election, hosted by JJ Tabiki. Welcome sa ating Facebook and YouTube channel, mga viewers around the world. Kung napakinggan niyo ang first segment ng ating programa, we discuss the votes cast and differences sa votes ni Juni Vasco and Arthur Yap during the last 2019 local election compared to the votes of Aris Aumentado. Now, based on that certain analysis natin, it shows that Governor Arquiap will most likely lose this coming battle. Now, pumunta naman tayo sa background kung sino ang most probable na malamang butuhin ng mga Bulano. Now, let's start with Arquiap. Si Arquiap, pag-upo niya pa lang as governor, na-suspend agad by the DILG for 90 days because of his graft case sa Sandigan Bayan while he was still the secretary of the Department of Agriculture. He has a pending complaint in the Office of the Ombudsman for the alleged anomalous purchase of rice. Now, he is the first governor as well of Bohol na ginhatagan og authority sang SP na nangutang og valor 2 billion pesos. Number 2, he is not from Bohol. Rather, he is from Mindanao. And his parents are not known to be Boholanos. What is known is that his wife is from Lubok and lately, his in-laws was allegedly involved in illegal quarry operation. And the fine paid was allegedly below what they are supposed to pay by millions. Kinidili ako niya. Ayon nito sa radio interview ni Mayor Leon Kalipusan. Mayor mismo ng Lubok na hometown mismo ng misis ni Governor Yap. Again, kinidili ni ako ha. Gikan kini mismo sa interviews ni Mayor Kalipusan. Number 3, mga projects ni Governor Arquiap, katong congressman pa siya. For me, wala kayo high impact projects si Governor Arquiap like dams, hydropower, and billions worth of project na yielded high and lasting impact sa Bohol. And right now, let's proceed to Congressman Aris Aumentado. Number 1, walay record nga nakasuhan or may complaint sa kanya na graft and corruption. Number 2, tubong Bohol. Pinanganak sa Bohol, nag-aral sa Bohol. Ang pamilya niya at kamag-anak niya, baga kaayo. Nagkalata dire, meaning pure Bulanon. Ang tatay niya, yung papa niya, kilala. Kilala niyo, kilala ko, kilala nating lahat. At bantog, siya ay walang iba kundi si late Governor Erico Aumentado. Number 3, ang mga projects niya, gikan pa sa iyang amahan. Bilyon-bilyon na big ticket projects like power, hydro, dams, irrigation projects, fort facilities other than ordinary infra projects. Number 4, political alliance. Si Cong Aris ay kilala na malapit kay Speaker Lord Alan Velasco, na malapit din kay Sara Duterte. Now, si Cong Aris Aumentado mismo ay isa sa mga piling guest ni Mayor Sara Duterte na inimbitahan noong birthday niya. Kamakailan ay nag-launching ng civil society organization sa Garcia Hernandez na pinangunahan ni Mayor Tita Baha at Jess Baha. Now, patatandaan na malapit si Mayor Tita Baha kay President Duterte at Presidential Legal Advisor Salvador Panelo. At take note, hindi lang si Congressman Aris Aumentado ang invited guest, kundi pati na rin si Congresswoman Alixi Totor. Ito'y nagpapahiwatig na malalapit ang mga circle ni Cong Aris Aumentado at ang administration. Malaking bagay ito sa politika pag ikaw ay kaalyado ni Pangulong Duterte at ang anak niyang si Mayor Inday Sara dahil sa kanilang popularidad.
Ang ikalima at ang pinakamainit na issue sa ngayon ay ang COVID pandemic. Ano nga ba ang ginawa ni Governor Artiap at ni Congressman Aris Aumentado to address the problem concerning the pandemic? Matatandaan na si Cong Aris, nang nagsimula pa lamang ng pandemic, ay nagpasa na ng bill na hindi papapasukin sa Panglao International Airport ang lahat ng flights galing sa Wuhan, China. This saved Bohol immediately. When the flights from China, where the virus originated, was immediately not permitted to land in Bohol. Si Congressman Aris din ang nagpasa ng bill na taasan ang minimum wage ng entry-level position ng mga nurses sa salary grade 15. Siya din ang nag-uunang nagpasa ng bill that became a law sa pagtatag ng Virology, Science and Technology Institute of the Philippines para magkaroon ng sapat na kakayahan ang Pilipinas na pag-aralan ang mga uri ng viruses at genome sequencing. Sa kabilang dako naman, punta tayo kay Governor Artiap. Ilang beses nakunan ng larawan at videos breaking protocols at the height of the pandemic sa kanyang tuloy-tuloy the mass gathering sa ngalan ng Heart Caravan. Ito'y tinuligsa ng marami ng taga-media. Ang RT-PCR na testing laboratory na allegedly mas mahal na nabili ng Bohol Province sa kaperehong equipment na bili ng ibang probinsya at parating hindi nag-o-operate, kaya sa performance pa lang sa pag-respond ng pandemic ay mukhang mas lamang talaga si Congressman Aris Aumentado. Some politicians allegedly considers him as a political liability. The mayor of Lubok alone, na hometown niya mismo, are very vocal about Governor Yap's alleged anomalies, especially about his connection to the illegal quarry activities. Alright, so that's it. And one more thing. Binabati ko pa pala si Edward Barcelona. Happy 4th anniversary sa Bohol Home Credit. At binabati ko din ang ating kasamahan na si Jay Mabanag, Romy Teruel, and belated happy birthday to Kuya Boy Pernia. God bless.